kasi ang tingin ng ibang tao sa mundo. Kahit na puno ng problema ang mundo, puno din ito ng solusyon. Bakit nga kasi ang tingin ng ibang tao sa mundo ay puno ng problema? Parang ang lahat ng pangyayari ay problema. Kahit sa mga gusto mong gawin, ang unang-una na papasok sa isip mo, baka magkaroon ng problema. Alam mo, kung sa problema ka nakakonsentrate, lalago yan. Totoo naman, kung saan ka nakafocus, lalago at dadami yan. Diyan ka lang nakatingin, diyan ka lang nakatitig. Kahit ang mga magagandang opportunity na dumadating sa iyong buhay, ang unang iisipin natin, baka magka-problema dyan. At tayo na ang gagawa ng ending sa dumating sa ating buhay. Ilan na ba ang mga ganitong dumating sa ating buhay? Ilan na bang mga pagkakataon ang pinalampas natin dahil ang una nating inisip ay kung ano ang magiging problema, kung ano ang pwedeng mangyari na masama? Sana nga, hindi ikaw ito. Kasi I could just imagine, marami ka na, as in marami ka ng mga opportunity na pinalampas dahil sa pag-iisip na ganito. Sana nasa isang posisyon ka na gusto mo rin marating. Pakitandaan ang title ng video na ito at alalahanin ng madalas. Kahit na puno ng problema ang mundo, puno din ito ng solusyon. Marami ang problema, marami rin ang solusyon. Lalo na kung ang source mo ay ang Diyos. Aba, anli siya ng mga solusyon. Supplier siya ng mga answered prayers. Marami siya niyan. As in marami. Kung nakalagay sa utak mo na ganitong kalakas at kabait ang Diyos, palagay ko magbabago ang tingin mo sa buhay at mundong ito. Gusto ng Diyos na asahan mo siya sa mga bagay na problemado at imposible. At habang inaasahan mo ang kanyang mga kamay sa tulong na kailangan mo, just enjoy the day. O naman, nakaka-relax kahit nasa gitna ka ng problema kung Diyos ang aasahan mo. Habang nag-aantay, maging maayos, maging mabait, maging magpasensya, maging mabuting tao, magulang, kapatid, kaibigan, at maging maayos na Pilipino. Sabi nga sa Jeremiah 29:12, "Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you."